Hello! For today, nagbabalik ako for another content about another perfume. And ito na yan. So, this is an Abiyedh Rouge by Lattafa. Oh my God, nakakailan na ba akong Lattafa perfumes? Okay guys, sa mga nakakaalam, this is actually a dupe of the perfume, the walang kamatayang sikat na sikat na Baccarat Rouge. So, if you research about the product and the brand, so, ano siya eh? Medyo may kamahalan. Actually, hindi medyo. Sige, baguhin natin. Mahal talaga. So, of course, if you don't want to buy it or you cannot afford it, there's always others, you know, other options. And also, ako hindi ako bumili ng original. Ang mahal kasi, sobrang mahal. So, naamoy ko lang siya sa iba, and then dati di ka, pero hindi talaga, wala akong balak bumili ng ano ngayon, ng gano'n. Sobrang laki kasi ng presyo niya, guys. Depende pa kung saan kang bansa. Basta i-search nyo na lang. So, okay na ako sa dupes or clone. Marami itong dupes. Ito is isa sa mga yung ano, Baccarat Rouge, ang dami niyang dupes or clones sa sobrang mahal niya. Yung ibang brand, lalo na yung mga Arabian perfume brands, gumawa sila ng kanya-kanya nilang version. Okay, so, but for now, magpo-focus lang tayo dito sa isang ito. Guys, look at this. Tingnan niyo naman ang bote. Sobrang ganda. Ang ganda ng packaging. I'm very impressed and matibay, oh. Hindi nalalaglag. Makapit, matigas, makapal, lalo na yung bote niya, lalo na dito sa puwet. So, kung malaglag man siguro, hindi mababasag agad-agad. Talagang, ayan, nakita mo, may lining siya para maprotektahan. So, this one is 60 ml only. So, medyo konti lang yung kanyang laman. Compared sa usually mabibili mo karamihan ng Lattafa, 100 ml. And this is also EDP na. EDP na rin siya, ayan. Original siya, ayan o. So, kung tatanungin niyo ako sa price, I will be honest with you, paiba-iba ng price yung mga seller online. Totoo yun. Merong medyo mas mahal, merong konti, merong medyo mas mura. Pero kapag mas mura dun sa kabila, syempre masosold out agad. Nilagay ko to sa cart, pero nasold out agad dun sa, yung sana shop na pagbibilan ko. So, sa iba ko na lang to nabili na mas mahal-mahal na. Pero okay lang. And also, yan nga, sabi ko kanina, sa packaging, wala akong masabi. Talagang maganda yung mga ng Arabian. Hindi sila nagtitipid sa pagdisenyo. Parang hindi sila na nangihinayang magdisenyo ng mga bote. Parang dito sa atin, pika-pika na lang. Yung iba, hindi naman lahat. I will tell you guys na super excited ako nung na-receive ko ito. By the way, I'm actually wearing this perfume right now, so spray ko lang para mas ma-describe ko sa inyo na mas maigi. Oily naman siya, and at the same time, yung projection niya okay. I would give it like 4.5, I think. Lalo na kung nasa cold weather ka or air-conditioned room, maganda yung projection niya compared sa open area lang, ganun. Pero kahit saan, talagang amoy na amoy siya. As a matter of fact, may time na parang naiiwan pa dito sa fingers ko yung amoy niya. Kahit one time nag-wash na ako ng hands, okay? So, yung longevity niya, okay din for me. Umaabot siya ng 10 to 12 hours. I just thought it would actually last longer. Like, mga yung 24 hours, ganun. Pero, sa skin, 12 to 15 minsan kung well moisturized talaga yung balat mo. Pero sa damit, umaabot ng mas matagal. Napansin ko lang, lalo na pag medyo nag-overspray ka, umaabot ng mas matagal kasi nung na-receive ko to, pinahinga ko muna ng ilang araw. Di ba sabi ko, i-macerate nyo ang mga perfume, lalo na pag Lattafa, para maayos muna yung projection niya. Kasi nabugbog yan sa biyahe. Kaya minsan yung ibang perfume, naaamoy nyo agad alcohol. So, pinahinga kong ilang araw. And then after that, ginamit ko na pagtulog. Pagising ko, amoy na amoy ko kasi dito ako nag-spray. Naamoy ko pa rin naman yung sarili ko. Pero, hindi na nga lang ganun as in kalakas. So, for me, hindi na masama. Hindi na masama yung amoy niya. Hindi mo masasabi na lugi ka pa. Hindi naman.
At the same time, yung amoy nito, guys, okay, pagdating sa amoy, sasabihin ko na, mayroong taong makaka-appreciate nito, meron hindi. Actually, sabi nila, this is actually unisex. But personally for me, I like to smell this scent more sa babae compared to ano, sa lalaki. Kasi yung sweetness niya kasi, masanay akong makaamoy ng sweet scents sa babae siguro, I guess. Pag lalaki, personal, ano ko lang naman po yun. Opinion. Now, kung gusto nyo rin naman ito, wala namang problema. Wala namang rules na pinagbabawal na kapag lalaki ka, hindi ka pwedeng gumamit nito. Hindi naman. Pero, sinasabi ko lang for me, mas gusto ko siya sa babae. Yung amoy niya, kung hindi pa kayo nakaway ng bakara o ng itong clone na Anabir, to, ano siya? Alam niyo, naalala niyo yung amoy ng yan. Naalala niyo yung kung nung bata pa kayo, especially to the Filipinos, yung mga street vendor ng yung nagtitinda ng cotton candy. 'Di ba? Naaamoy mo yung amoy ng cotton candy, sugar, yung amoy ng cotton candy na pinapaikot nila doon sa makin. Na ganun yung amoy niya na cotton candy, sugar burnt, parang sunog-sunog na sugar ganun, na matamis-tamis. So, mabango siya for me, mabango. Yung amoy ng cotton candy nito yung pinaka nagdadala na pumapasok sa brain ko na pag sinisingot ko yung skin ko, totoo, seryoso ka, hindi pag-aano, sa pagbobola. Personal lang ito sa akin. Wait lang. Spray ko lang. Yung cotton candy para akong dinuduyan. Parang ganun. I think nostalgic siya sa akin kasi nung bata pa ako, madalas kumamoy yung mga ganyan sa palengke, sa labas ng simbahan, may nagtitinda ng ganun. Tapos sa mall, sa loob ng mall. Basta parang akong dinuduyan. This scent actually, supposedly medyo pang mature. Pero pag naaamoy ko ito, naiisip ko yung kabataan ko kasi naaalala ko yung cotton candy. Hindi ko siya masasabing pang bagets. Pero, yung amoy niya talaga medyo mature. Napakaganda ng kanyang, combination. I think ilalagay ko na lang lahat ng accords dito sa tabi dyan kasi nga, hindi ko siya nakabisa sa sobrang dami. Pero ang talagang pinaka nangingibabaw yung sugar burnt cotton candy smell and sweetness nito. So, sabi ko nga, kanina nirate ko yung packaging. Yung packaging niya for me is 5. Yung kanyang projection, 4 to 5. Kung medyo mas naglalas pa sana, ipa 5, isi 6 ko pa eh. Tapos yung smell niya, I would give it, I think for me, I would give it 4. Yung compatibility niya naman sa original Baccarat Rouge, I would definitely give this 4 to 4.5. Why is that? Kasi may naamoy na rin ako dating ibang clones and dupes ng Baccarat. Pero ito yung para sa akin pinakamalapit. Pinakamalapit yung amoy nito compared doon sa ibang naamoy ko. Sayang kasi hindi ko ngayon kayang i-compare siya sa ibang dupes kasi wala pa ako ng iba. But darating tayo dyan. So for me, kung ako lang tatanungin, sa mga nabili ko by far, ito yung pinakamalapit sa amoy. Ang gagawin ko na lang siguro next time, bibili ako ng iba, ito try ko rin. Pero for me, ito talaga yung pinakamalapit. Yan, so, hindi na masama, it's not bad at all, ang ganda pa nito. Kaya lang, ang problema, papapabili ka ulit kasi kung magiging paborito mo to, lalo na kung lagi mong gagamitin, kasi 60ml lang. So, para sa akin, medyo kinuntian lang talaga nila yung laman, wala ka naman choice. Perfect to guys kung mag-a-abroad ka, nasa winter, kahit mag-bagyo ka lang, mag-tagaytay kayo, medyo mahamog-hamog, I feel like mas mangingibabaw yung projection nito. Feel ko lang, natingin ko. So, ayan, ganito yung kanyang back. Ito yung back, ito yung front, ito yung box. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And I'll just see you again on my next video. Maraming salamat po. Diyos mabalos everyone. Ingat po tayong lahat. Thank you. God bless. Bye.